Hi, I'm Hannah and I'm one of the owners of Cafe Roseate. Hello, my name is Chloe and I'm also one of the owners of Cafe Roseate. And we're going to share with you kung paano po kami nagsimula as a cafe business here in Bataan. Actually, I just graduated Doctor of Medicine nung nag-start kami nung business na ito. And I was actually working as one of an intern din, a medical intern sa isa sa hospitals dito sa Bataan. Nasa retail industry ako. Height kasi diba nag-pandemic nung 2020. And actually, nung time na yon, syempre nagkaroon tayo ng lockdown and nagkaroon kami ng chance na manood ng mga different na mga YouTube videos. And doon namin nakuha yung idea, why not mag-start kami ng isang cafe dito sa Bataan. Kasi hindi siya masyadong actually prominent or hindi masyadong madami yung mga cafes dito. And ako kasi personally, before pa lang, around 2008, before pa ako mag-college, talagang gusto ko nang nagbe-bake. So, sabi ko, naisip ko, why not incorporate natin yung coffee? Kasi mahilig din naman kami sa coffee. And yun, yung mga baked goods, yung mga pastries. We started in July 2020. So, nagsimula pa lang siya as an online bake shop. Yung tawag talaga sa amin before is Pastries by Roseate. Tapos, nag-start kami more of macarons pa lang. Tsaka yung minimalist cakes. Kasi yun yung nauso nung pandemic. And then, yun, after a few months, nakapag-open kami December of 2020. So, nag-start nga siya as a online bake shop. Nag-start talaga siya dun sa macarons. And dun kasi na-inspire yung sister ko din sa Korean type of macarons. Iba kasi yung pag French macarons. Pag French macarons, medyo manipis siya. Pero we try our best to incorporate din yung French and Korean. So that's the concept of the cafe. Hindi lang siya Korean. French and Korean siya. Yung mismong concept din ng store or yung itsura niya, very minimal lang din. Kasi usually, nung panahon na yan, minimalist style of cafes yung nauuso. So, just a touch of pink. White, gray, and touch of pink. So today, we're going to make some macarons. We're going to make half batch lang na macarons. And then, isang flavor muna yung gagawin natin. So for the half batch, ang kailangan lang natin is 47.5 grams ng almond flour. And then for powdered sugar naman is 42.5. And then yung white sugar or yung granulated sugar, 37.5. And then for the egg whites naman, 40 grams lang. Kaya kailangan siyang i-food processor para mas maging smooth. Kasi, yun nga, almond flour, so medyo makapal pa siya. Kailangan mas maging fine yung texture niya. Para ma-achieve natin yung maayos or yung smooth na shell. Need siyang maging fine para parang natin yung totally ano na sila lahat. Mm-mm. Anong mangyayari pag hindi siya fine? Pag hindi siya naging yung mismong output. Oo, kasi may mga buo, parang buo-buo. Kaya ayan, kanari, pipiliin pa din kung alin yung mas okay. Kasi as much as possible, ang gusto nating ma-achieve is yung smooth talaga na ano. Mm-hmm. Hindi siya yung parang may mountain, paano ba? Parang umbok-umbok. Oo, ayan, umbok-umbok. Ayan, kaya naka-classify talaga yung macarons as mahirap siyang gawin. Mm-hmm. Kasi nga yun, very tedious siya gawin. Ayun, okay na yun. Okay. Hintay na. Mga ilang minutes? 5 minutes. Okay. One of the reasons kung bakit din siya tedious gawin, kasi hindi siya po pwedeng ma-overmix or may ma-undermix. Kailangan yung tama lang. Kasi if not, hindi rin maganda yung kalalabasan. Start kasi kami during the pandemic. So yung mga, again, yung pinapanood namin yung mga videos, yun, actually yun yung fine-feature. Eh ako may background din talaga ako from before pa. Nagkaroon din ako ng interest na gumawa ng macarons. Kaso hindi siya easily accessible yung mga products noon. Around 2008 pa yun. Pero ngayon, naging accessible na siya. So sabi ko,
let's ano na din, introduce na din yung mga macarons dito sa Bataan. And nakita rin kasi namin or napansin namin na hindi siya ganun ka known or hindi siya ganun kakilala na product dito sa Bataan. So, yun, tinay namin na i-introduce siya. And so far, marami namang mga customers na talagang nagustuhan siya and binabalik-balikan siya from us. So, yun yung naging parang main product namin. We started it, hindi lang kami nag-adapt ng recipe, kundi talagang nag-R&D kami ng matagal para maging original yung method namin, maging maayos. And also, andun din yung different na mga klase ng mga breads tulad ng mga Korean bun, ganyan, cream cheese ensaymada, tapos yung mga iba-iba pang mga pastries, also yung cakes, yung minimalist cakes, customized cakes. Kasi nung time din na yun, nung pandemic, medyo nahirapan yung mga tao na mag-access ng ganong klaseng mga products. So, sabi namin, i-offer namin. And yun din kasi yung naging trending that time. So we started, yung target market namin is tinatawag natin mga Gen Z or millennials. Kasi the concept of the store medyo pang young siya. So yun talaga yung kinap namin. And so far, natap naman namin siya when we were starting. And it's a good thing then na nagiging open na rin yung cafe for other age group. No? Kasi as much as possible, we would like din na maging open din for different ages. Masalo na sa mga matatanda. That's why we try our best na yung lahat ng pinoproduce namin, hindi siya masyadong matamis para sa mga matatanda. Or hindi rin naman siya super, kumbaga, strong. Para din, maka-adapt din sa mga mas younger na age group. Ayun, naluto na siya. So, ayun na yung toasted natin na almond flour. Since na measure na natin siya, kailangan daw siya i-mix with hot water. Kailangan siyang binibake para mas maging okay daw yung consistency. Ayun, so yun yung isa sa mga overtime na in-improve namin dun sa paggawa ng macarons para mas maging okay yung consistency. So a part of our production is talagang overtime tinatry namin yung ibang methods para mas ma-improve siya, mas maging maganda yung quality na nilalabas namin ng macarons. Ayan, so nilagay na natin yung sugar sa egg whites. Ang ganun, yun yung purpose ng hot water. Hindi siya pwedeng nakasalang. Okay, ibang method. Ayan, so ngayon, binimix na si sugar sa egg whites. And then, nakalagay siya sa may hot water. Kailangan lang tunaw siya. Before siya imimik, lalagay sa mixer. Gano'n katagal? Hanggang sa umal sa siya. Dapat siya na-check from time to time. Yes. Bakit? Para lang din. Kasi kapag merang, malaki yung air bubbles na ini-incorporate kapag winiwis siya. Ngayon, nilo-low speed namin siya para maliit yung air bubbles niya. Para if ever, yung final outcome niya, hindi siya masyadong malaki yung air pocket. Yun kasi yung goal kapag gumagawa ng macaron. Kailangan maliliit lang yung air bubbles. Pagka initially kasi nagawa ka ng meringue, malaki talaga ang air bubbles. Kapag nag-incorporate ka, pinipilit mo magkaroon ng hangin yung meringue. So, malaking air pockets talaga yung mapoform niya. Ngayon, pinawasan namin yung speed. Yun, para lumiit. Parang i-break mo siya into little air bubbles. Gradually, para hindi siya fully babagsak. Paano po masasabi na okay na siya?
Kapag stiff peaks na siya, kapag nag-hold na siya sa whisk. Ayan, pag nag-hold na siya ng ano, ng shape. At hindi na siya nalalaglag. So I think yung pinaka ano namin, we take pride of is we make our own syrups dito sa store. And yung mga syrups na ginagamit namin for our coffees and our drinks, lahat yun, we make it from scratch. And kami rin yung nag-R&D, kami din yung nagde-develop ng recipe para ano, para unique siya. And it's sa amin lang siya, yung unique lang yung taste na yun. And also, ano din kami, very kumbaga nagki-cater kami, lalo na kasi nga again, like I said, hindi lang kami simpleng cafe, hindi lang kami simpleng nagsisell ng mga pastries and ng baked goods. We also accept yung mga customized na orders, like yung customized cakes, customized na mga macarons, lahat yun. So, isa sa mga bagay na talagang we take pride of is willing kami to cater to yung mga gusto ng mga customers. Kasi may mga unique talaga na mga requests yung mga customers. Like for example, meron kaming wedding cake. Instead of the traditional na tiered na cakes, ang gusto niya merong kasamang mga macaron. So, we tried na mag-build ng cake. Tapos meron sa mga macaron tower sa ilalim. Also meron kaming customer na instead of the traditional wedding cake, again, ang gusto niya merong cake sa ibabaw, then may mga donuts sa ilalim. So yun yung ginawa namin. So we try our best na ma-incorporate or ma-cater, I mean, yung mga special requests ng mga customers na not usually found dito sa province ng Bataan. Incorporate na natin yung dry ingredients sa ating meringue, yung almond flour and the icing sugar. Yun din yung purpose kung bakit natin kailangan na maliliit lang yung air pockets ng or air bubbles ng meringue para ma-incorporate ng maayos yung ating dry ingredients. Kapag kasi masyado mo siyang inilagay lahat, parang mabibigla yung meringue, babagsak siya agad. Kailangan ano lang siya, cut and fold para hindi bumagsak yung meringue. Ma-maintain niya yung kanyang pagka-whip. Then at this stage, pwede na rin kaming maglagay ng color kung gusto namin lagyan ng color. Ayan. So this one, naglalagay kami ng gel food color. Bari gel-based lahat ng ginagamit ng food color namin. Unti-unti lang yung halo niya. So as you can see dun sa meringue natin, tingnan mo yung ano, yung air, ayan, may mga air pockets siya na medyo malalaki pa. So ang goal din natin at this point, habang hinahalo natin yung powder dun sa meringue, kailangan lumiit siya, mawala siya, ma-break siya. Kasi kapag yung malalaki masyado yung air pockets, kapag sa final cookie siya, parang ang kakainin ng customer, hangin, hindi siya, kumbaga hindi siya full na cookie. Yun yung purpose niya. And pag niluto mo din siya, yung alsa niya magiging uneven, magiging dome yung shape niya, imbis na magiging flat. Hindi katulad nung yun, yung regular macaron natin. Yung talagang properly na nagawang macaron. At this point, yan, check natin siya. Para ma-check natin kung okay na siya, kailangan mag-form siya ng ribbon nang hindi siya nagbe-break. So if you can see dito sa ano, medyo nagbe-break pa siya. So hindi pa siya fully incorporated. Ito, this one. Pag inaano mo siya, kapag nilalaglag mo siya, ayan, nagbe-break pa siya. Kailangan kasi mag-form siya ng ribbon na dire-diretso nang hindi siya nabe-break or nasisira or napuputol yun. Yun yung tamang term. So yan, from kanina, yung difference niya, ito, mas maliliit na yung air pockets niya. So malapit na siyang maging okay yung mixture. So yan, check uli natin. See, hindi siya nagbe-break. So meaning, pag hindi siya nagbe-break, okay na siya.
pwede kang mag-form, yung sinasabi nila na ano, you can form a figure of eight na hindi siya nasisira. Pwede kang mag-form ng figure of eight na hindi siya napuputol. Okay na siya. Pwede na natin siyang transfer sa piping bag. Pipe na natin siya ng maliit na bilog. How much do you need to create a batch? Per macaron, nasa 1 peso 50 cents siya. Ang costing. Hindi naman siya fully, may sobra pa ng konti. Pero ang costing niya per half ng ano is 150. So kapag mag ano ka, gagawa ka ng isang macaron. Parang yung mismong macaron ko is around 3 pesos, 3.50 lang sa lumalabas. Talaga? Oo, ganun lang siya. Murang puhunan, pero high value. Mm-hmm. Ang ano mo lang dun, though, ito, yung cost ng goods. Pero yung mismong labor kasi and the skill, yun yung medyo cost. Mm. So, hindi kasi siya, not everyone can do it, not every baker can do it, yung paggagawa ng macarons. It takes a lot of time talaga and skill para ma-achieve siya. Tapos, this one naman, itatap namin siya para itatap siya. Kailangan itap siya para ano natin talaga yung ma-achieve natin yung flat top na macaron. Oh, ganun pala yun. At this point, flat na siya. So, ang gagawin natin next is ipapadry natin siya. Kailangan kasi before mo siya i-bake, dry yung top niya. Magpo-form siya ng film. Kumbaga, parang crust. Kasi kapag if hindi mo siya hinayaan na magkaroon ng ganun, hindi siya magpo-form ng foot. Diba yung sa macaron natin? Mamaya ipapakita ko yung foot niya sa ano. Kapag kabasa mo siyang ipapasok sa oven, iluluto, magka-crack siya. Hindi maganda yung appearance niya. So yun, kami, ang standard kasi kapag gumagawa ng macarons, kapag air dry mo talaga siya. Ngayon, sa Philippines kasi, hindi siya ganun ka-advisable kasi medyo humid sa Philippines, di ba? Mm-hmm. So ang ginawa naming step para ma-lessen yung cost ng pag-produce ng macarons, kasi it also, yung time din eh, ano din yun eh, it's considered another cost. So ang ginawa namin, in-oven, yun ang technique na ginawa, in-oven dry namin siya. So for a very, very low temperature, ipapasok namin yung macaron sa oven and then hayaan namin siya mag-air. Parang minimimic natin yung temperature dito sa room temp. But it's contained within the oven and it's dry. Kasi kapag hihintayin natin dito, humid siya, basa siya. So matagal siyang matutuyo. So yung temp na ginagawa namin is, yan, 75 degrees siya. And then naka-fan yung mismong oven. So dry yung air na pumapasok at nagse-circulate sa loob ng oven. So, ano yun natin, naisip mo lang? Oo, kasi hindi siya normal practice eh. Kasi itong macarons, hindi naman siya usually ginagawa talaga sa Philippines. Parang lately lang siya na-introduce. Kasi yung mataas yung cost kasi ng pag-import ng almonds and yung mga ingredients. So, ang ano natin, nag-originate talaga siya sa mga countries na dry. So, eh dito sa Pilipinas, humid na. So usually, so yun ang nakita naming solusyon. Pinag-anuhan namin siya, parang in-experiment namin siya, iniisip namin siya na oo nga no, pwede pala nating gawin. Kasi actually before when we started kasi ng pagpo-produce ng macarons, napansin namin kapag maulan, mas lalo kapag maulan, 'di ba pag summer mainit, humid. Mahirap na magpatuyo ng macarons. How much more pa pag rainy season? Eh, di ba sa Philippines, rainy season halos ano eh. It occupies halos half of the year. So, mas mahirap siya, mas matagal. Inaabot ka ng almost 5 hours, 6 hours sa paghihintay na mag-dry yung macarons. Tapos, hindi naman siya fully nagda-dry. Tapos, ang nangyayari pa dun, imbis na makapag-produce ka ng magandang macarons, mas lalo ka pang nasisiraan. So, yun yung ginawa namin. Iniisip namin solusyon para at least,
makapag ano pa rin kami, makapag-produce pa rin kami for the demand ng mga customers na all year round. Ayan, yung dry na siya. Nag-matte na yung color sa top at nag-form na siya ng cross. Ang number one challenge dito sa amin when it comes to running the business is yung location ng store. So, masasabi din namin, it's not as accessible sa lahat. Usually, kailangan talaga ng pumunta dito by car. Pero, with that challenges, we try our best then to market the store. Ano ba yung pwede nilang puntahan dito? Ano ba yung pwede nilang itry? And that's why nagtatry din yung kami ng best namin na mag-put out ng different products. Isa sa mga challenges talaga namin is, for me kasi, as a creative, there are a lot of times na gusto mo talagang gawin yung lahat ng mga bagay na nakikita mo. Like, for example, may napanood ka na video na why not? Eh, try natin tong mga ano na to. Pero, na-realize ko na hindi pala, you cannot do everything. So, hindi mo pala lahat magagawa lahat. So, yun yung isa sa mga challenge sa akin is yung mag-control. Mag-control kung ano ba yung mga dapat nating gawin, ano ba yung mga dapat nating subukan, ano ba yung mga dapat nating itry. Kasi it comes with a lot of expense, a lot of energy, a lot of effort. Kaya kinakailangan, limitahan talaga namin yung mga ginagawa namin dito at mga ino-offer. Pag gumagawa ng macarons, hindi lahat pumapasa sa standard. Yan yung very tedious gawin yung macarons kasi mabilis siyang masira. As much as possible when it comes to quality, dapat smooth siya. Hindi siya grainy. So over time, dinevelop ng sister ko yung kung paano siya mas papagandahin. And before, nung maliit pa lang yung cafe or yung business namin, sobrang haba niyang gawin kasi yung pagda-dry niya matagal. Magsisimula ang baker na gawin yung macarons ng umaga, tapos hapon pa siya mabibake, mailalabas. Ngayon, parang within a few hours, meron na kaming pwedeng ilabas. Kasi nag-upgrade din kami ng oven. So ngayon, piniprepare na natin yung mga macarons for filling. So this one, yung difference natin from other na mga macarons. Kasi yung standard macarons, manipis lang yung filling nila eh. So kami, parang more of, inspired siya by Korean style. Na medyo hefty or mas makapal yung filling niya. And mas ano yung flavor. Tapos dapat pupantay sila. Kailangan equal sila. Kaya kanina nung nakita mo nung nagpipe tayo, merong kumbaga parang stencil yung ating macarons. Para pag nagpapipe tayo, standard yung size niya. So, kung ang lahat ng ingredients mo would just cost you 1.50 pesos. Per batch siya. Per batch. Ay, yung per, I mean per... Per piece. Sorry, per piece ng ano. Per ano siya eh. Per cookie. Ah, 1.50. So, bali pagka... Per side. Okay po. So, pagkasama na po lahat ng cream and yung labor, magkano po siya pumapatak? Around 15 pesos siya. And you can sell it for how much? Ang usual namin na price is 45 pesos to 50 pesos per macaron siya. Sama na dun yung buttercream, yung mga chocolate, lunch. Even fruit, kasi we use fruit as well. Pati fruit. We are the first ones here in Bataan na nag-produce ng Korean na style ng macarons. Yung hefty yung filling or makapal yung filling. We use Swiss meringue buttercream sa aming mga macarons. Marami kaming flavors, around 40 flavors siya yung ino-offer namin. So this is what we mean by makapal yung filling niya. Kasi kapag yung standard na macarons, manipis lang yung filling niya.
Pero sometimes kasi kapag ano, parang nakakabitin siya kapag ka, manipis lang yung feeling. So yan yung ginawa namin. Kinapalan namin siya. And again, yung sinasabi ko kanina, we have a lot of flavors. Nasa 40 siya, different flavors. So seasonal siya. Depending sa kung ano yung available, kung ano yung pwede namin gamitin from the market. May times na gumulad ng fresh strawberry, even yung grapes, gumagamit din kami. Grapes, mango, yeah. And then we have yung mga regular flavors namin, like yung vanilla. Yan. For example, that yung strawberry syrup, kami mismo yung gumagawa sa kanya. Isa dun sa mga natutunan namin upon opening this business is yung, actually, yun din yung gusto ko about having yung sister as your business partner, kasi at least nakikita mo yung different sides of the business. Siya kasi very willing siya or very open siya to try out different kumbaga yung mga bagay para mas mag-boom yung business. So, ayun yung isa pa sa mga natutunan ko, not only for the business but for myself, na dapat hindi din maging scared to try other things, mas lalo na, or i-explore yung iba't ibang mga bagay dun sa business. Mas lalo na if it's going to cater your customers. Lang yan, tulad ng sinasabi niya, we try our best to customize. And that's one of the best things kasi na meron kami dito sa cafe, na that's why binabalikan siya when it comes to pre-orders. Kung mag-open kami sa different designs, as long as kaya namin, we try our best to give it to our customers. Kailangan marunong tayong makipag-usap sa mga customers. Kumbaga, customer service is really important. And yun yung isa sa mga reason kung bakit tayo binabalikan ng mga customers natin. Kailangan i-regard natin yung mga requests nila, yung mga feedback nila, lalong-lalo na. Doon kami talagang, I think, nag-grow. Kasi we accepted yung mga constructive na mga feedback ng mga customers namin with regards doon sa mga products namin. Hindi lang sa products, actually, even services rendered and yung kung paano yung accommodation namin dito sa cafe, lahat yun. Lahat ng feedback nila, we took them into consideration. As well as yung with regards to our products, yung kailangan may mga changes. Kasi syempre, of course, hindi naman lahat ng tao magugustuhan yung products natin all the time. So, talagang kailangan, willing ka to adapt to that. Tapos another lesson learned for us is talagang kailangan you're willing to take a risk sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, of course. Kasi hindi naman tayo makakapag-produce ng isang bagay kung hindi tayo mag-take ng risk. Like for us, yung example namin dyan is yung sa nagbabaka sakali kami before na what if yung macarons hindi siya kagatin ng tao or hindi siya magustuhan ng mga tao, kasi it's something na hindi masyadong kilala or hindi nila alam, hindi nila sure kung or familiar kung ano yun. So kami, nag-take kami ng risk and natuwa naman kami kasi naging positive yung outcome niya. Pero syempre at the other side of it, may mga bagay din kami na tinry na hindi naman masyadong tinanggap ng customers. So for example sa amin, meron kaming mga pastries before na tinry na hindi siya talaga inano ng tao. Like yung bagels namin, before nag-try kasi kami ng yung bagels na with cream cheese. Kasi yung panlasang Filipino, yung panlasang Pinoy, hindi sila masyadong familiar dun sa mga chewy na klase ng bread. Gusto ng mga Filipino, medyo sweet, tapos very soft, malambot. Yung bagels kasi traditionally talagang chewy siya. So, we tried for a while na i-put out siya kasi it's something na unique. Pero hindi siya masyadong naging mabenta sa mga tao. And yun, marami rin mga nag-feedback sa amin na ba't daw ganun yung texture ng bread. Pero ganun naman siya talaga traditionally. So, yun talaga, you cannot have it all. Hindi lahat ng mga tao or hindi lahat ng mga customers i-accommodate. Sana alam na namin is kung gano'n siya talaga ka-tedious yung
pag o-open ng cafe. Actually, before wala kaming kasing background din sa business, wala kaming educational background sa business. Hindi kami nag-aaral ng entrepreneurship or what. Talagang trial and error, and talagang nag-invest kami a lot of our time and a lot of our resources para simulan yung cafe. And one thing na sana talagang gusto naming ano nun is, kung alam lang namin na ganito pala siya ka-tedious, ganito siya kahirap na magsimula, na talagang mag-i-invest ka ng a lot of your time and energy para magsimula ng business, siguro mas lesser yung time or mas mapapadali yung pagbubukas namin ng business. And also, I think isa sa mga ano namin is yung hiring ng mga tao na hindi pala siya ganun kadali, lalo na with the pandemic na nangyari, ganyan. Siyempre, of course, ire-regard natin yung safety ng mga tao and yung mga pangangailangan nila. So, hindi rin pala ganun kadaling maghanap ng mga competent and yung mga willing to give the same effort as us na mga owners na sa mga staff namin. And thankfully ngayon naman, nag-work out na siya kasi nakahanap kami ng mga tao na talagang nakakatulong sa amin para mag-grow sa business namin. Kumbaga sana maalam na ako kung paano mag-handle ng business. Kasi ako more of sa operations ako. Though I had a grasp nung nag-work pa ako sa retail industry, pero I was hoping din ako na sana alam ko na rin pala kung paano mag-run ng business. Pero I think if titingnan natin yung positive side to it, maganda rin na kami, we started from nothing, para at least yung mga bagay na ano na hindi namin ina-expect, na experience na namin, and at least we've grown from it, natutunan namin yun. So after niyang ma-fill, i-refrigerate siya para mag-set yung buttercream. Then after nun, pwede na siyang i-consume. Since nga nag-start kami as online bake shop, talagang tinatap din namin yung different events. So for example, may mga weddings, birthdays, yun, yung mga ganung types of events. So far, we've done it before naman. And nakikita naman namin na kumbaga, yun talaga yung nagsusustain ng business namin currently. It's more of yung mga pre-orders, mga event giveaways. Recently din, yung mga coffee carts. It's something din na nagbo-boom right here, dito sa Bataan. Isa din to sa mga newer products namin. Actually, trending siya ngayon. Yung croissant na may cookie dough sa loob. Isa siya sa mga recent products namin na ano, mabenta siya. Twice bake siya. May bread, may croissant, tapos stuff mo siya ng cookie dough, tapos i-bake mo siya ulit. Twice bake. Okay. So, yan. Dalawa yung flavors namin. Isang yung regular na chocolate chip, and then yung isa is matcha white chocolate. So, today we're going to make naman yung isa sa mga syrup ng signature namin na drink, yung lavender vanilla latte. So, gagawin natin yung lavender vanilla syrup. Start tayo ng 1 cup ng water. Itong 1/2 cup ng white sugar. Ano lang natin siya, i-melt. Siya mag-boil ng konti. This one naman yung vanilla extract, tsaka yung naglagay kami ng konting food color. Then after off the heat, lalagyan na natin yung lavender natin ng mga flower, dried lavender flower. Yan. Then, okay na siya. Iyano na lang natin siya, papalamigin. Then, lalagay na natin, ta-transfer na natin siya dun sa squeeze bottle. Yan, pwede na natin siyang gamitin sa mga drinks natin. Ever since na nag-open din kami, there were many businesses or mga gustong mag-enter sa
food industry na nagtatap sa amin for pastries, usually for pastries kasi doon talaga kami nakilala. And we're hoping na in the future, up until now naman may nag-i-inquire, in the future we could also kumaga supply din yung mga pastries dito sa iba-ibang cafe. Iba-ibang cafe. Also, another of our future plans, hoping talaga na near na, is yung makapag-open kami ng different branches within the Bataan area. So we have, nakaplano na talaga sila yung mga future na branches dito sa Bataan. So that's one of our future goals. Inviting you here to visit our cafe. We are located in National Road, RM Building, Capitangan, Abucay, Bataan. We offer a lot of coffee, drinks, and pastries, also food. And you can also book us and for your events such as birthdays and weddings.